We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung araw na imbaga malam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si Joanne Punsoy. Isang taong gulang na bata nahulog mula sa sinasakyang taxi sa Baguio City. Insidente sa pulsa video. Naka-alerto si Russell Simorio. Sakuhan ng dashcam, maayos na binabagtas ng taxi na ito ang kahabaan ng Irisan Road sa Baguio City. Ilang saglit pa, pagmasdan ng pinto sa kaliwang bahagi ng taxi. Sabay ng pagbukas nito, ang pagkahulog ng isang bata sa gitna ng kalsada. Unang inakala ng may-ari ng dashcam, nagamit lang ang nahulog. Pero nang makita ito ng malapitan, bata pala ito na humandusay sa kalsada. Tapos dun sa may bandang kurbada, napansin ko, biglang may nalaglag. O hindi ko nung una, kala ko nga gamit, kala ko pa. Yung pala, isang baby, isang mga parang toddler pa lang siya. Gulat na gulat din naman ako nung nakita ko yun, nung na-realize ko na bata pala yung nalaglag. Kita rin sa video ang mabilis sa pagbaba ng babae mula sa taxi para kunin ang nahulog na bata. Dinala ang bata sa paggamutan. Ayun nga sir, isang pinagpapasalamat ko rin po yun. Medyo malayo po ako sa kanya, naka-distansya po ako dun sa taxi na sinusundan ko. Ayon sa Highway Patrol Group, nasa maayos na raw na kalagayan ng bata. Ang babae raw sa video, ang ina ng bata. Posibleng aksidenteng nabuksan ng bata ang pinto ng taxi. Alinsunod sa Child Safety and Motor Vehicle Act, may pananagutan ng taxi driver sa nangyaring insidente. Pero paalala ng otoridad na obligasyon din ng mga magulang na bantayan ang mga bata sa lahat ng oras. Itong 11229, yung Child Safety and Motor Vehicle Act, meron sana siyang yung parang upuan niya na yung bata. Dapat yung mother ang mag-extra care sa dapat hawakan yung bata. Kasama si Henry Dumincil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Bangkay ng isang babae natagpuan sa irigasyon sa Asinggan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. May kita sa cellphone video ang isang bangkay ng babae na palutang-lutang sa irigasyon sa barangay Makalong, Asinggan, Pangasinan. Walang saplot pang ibaba ang biktima nang matagpuan ng otoridad. Kinilala ang biktima na si Adelaida Bulanday, 47 anyos, residente ng barangay Santo Niño, Binalonan, Pangasinan. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nalunod sa irigasyon ang biktima. Mag-conduct po tayo ng investigation October 13, nawawala ng pulisya sa kanilang bahay. So, nireport po nila ng missing na Binalonan. At the same time, dito rin po sa bayan po ng Asinggan.
Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Amianan na kuhanan ng pahayag ang kaanak ni Adelaida. Ngunit tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Iniimbestigahan ng pulisya kung may foul play sa pagkamatay ng biktima. Sa ngayon, no, nagkatapahamin kami ng investigation ng police. Kinukuhanan pa namin mga pinuntahan niya na na-identify namin dito sa Singan. So, pinapapuntahan. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Sapat na supply ng gulay sa bansa, tiniyak ng Sinag kasabay ng pagluwag ng travel restrictions. Nagbabalik live si Claire Lacanilaw. Joanne, sa tuluyang pagbaba ng kaso ng COVID-19, niluwagan na ang travel restriction sa ilang bahagi ng North Central Luzon, kaya tuloy-tuloy naman ang pag-angkat ng mga essential goods ng mga biyahero. Tiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat ang supply ng gulay kasabay ng pagluwag ng travel restrictions. Marami naman tayong gulay na tamnan, pero of course ang problem is mataas ang presyo. Patunay rito ang pagtaas ng presyo ng ilang Highland vegetables sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Mula sa carrots, broccoli, cauliflower at sayote, pati bell pepper at petchay. Samantala, pahirap sa ilang negosyante ang pagtaas ng presyo ng karne ng baboy at manok sa pamilihang bayan ng Kalasyo, Pangasinan. Pero yung bentahan, parehas pa din matumal. Mas, kahit anong mababa naman, matumal pa din eh. Tapos, di lalo na ngayon, tumaas ulit. Oh, nabigla yung mga tao siyempre. Mula sa dating 140 pesos kada kilo, pumapatak na sa 160 hanggang 170 pesos kada kilo ang presyo ng manok. 340 pesos kada kilo naman ang presyo ng karne ng baboy, na dating 320 pesos. Mabigat din sa busa, pero wala tayong magagawa. Kung minsan talagang natatakam din tayo sa baboy, so kailangan din natin bumili para makakain din, kahit paminsan-minsan. Patuloy ang monitoring ng Kalasyaw Market Division sa presyo ng mga ibinebentang karne sa pamilihan. Every yung madaling araw, nandito ang ating mga meat inspector from the Agriculture Department, sila ang naka-assign para mag-monitor ng ating mga tindang mga meat. John, kasabay ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, malaki din ang epekto nito sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Joanna. Claire, hanggang kailan posibleng mararanasan kaya ang pagtaas ng presyo ng gulay at karne? Aabutin kaya yan hanggang Pasko at bagong taon? Joanne, ayon sa SINAG, walang katiyakan kung hanggang kailan, pero aasahan ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin depende sa nakaambang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa Pasko at sa bagong taon. Joanne. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Ilang Pangasinense hati ang opinyon sa no vaccine, no subsidy na plano ipatupad ng DILG. Narito ang report. Kumakayod sa pamagitan ng pagtitinda ng buko juice ang 22 anyo sa si Willie mula sa Dagupan City. Malaking bagay raw sana kung may matanggap pa siyang ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Dito na lang, trabaho na lang sa buko na lang. Ang dami din nilang requirements. Pero sa no vaccine, no subsidy na planong ipatupad ng DILG, posibleng hindi makatanggap ng anumang ayuda mula sa gobyerno ang mga tulad ni Willie na hindi bakunado. Sa ipinadalang mensahe ng DILG Region 1, layo ng panukala na mahikayat ang maraming Pilipino na makipagtulungan sa vaccination rollout ng gobyerno laban sa COVID-19 para makamit ang herd immunity sa bansa. Yung mga bakunado po, yun po yung may karapat dapat po na mabigyan po. Ma-priority po siya. Dapat pantay, boss. Siyempre, eh, kung ayaw ng bakuna, sir, hindi mo mapipilit, sir. Kailangan na umbigyan din. Ayon naman sa DSWD Region 1, wala pang umiiral na no vaccine, no subsidy policy. Tuloy ang payout sa 4Ps, bakunado man o hindi. Pero sinasabihan nila mga benepisyaryo na importante ang bakuna kontra COVID-19. We are encouraging all beneficiaries na magpa-vaccine, pero we are not enforcing them to undergo vaccination. Iwan pa rin sa kanila, sir, yung decision. Ito po ay personal ito. Kasama si Henry Dumincil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mga residente at negosyante sa Mangaldan, Pangasinan, dismayado sa extension ng power interruption nitong weekend. Sundan sa report.
Dismayadong ilang consumers sa naranasang mahabang power interruption noong Sabado. Hindi kasi nasunod ang abiso ng Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated o CENPELCO na 6 a.m. to 6 p.m. ang power interruption. Sobrang inis. Lahat kami naiinis. Kasi sabi, 6 to 6 lang. Tapos wala, ang tagal eh. Exam pa ng anak ko, grabe. Wala, extend. Na-extend ulit. Hindi sila nakapag-module. Kasi exam yun eh. Naapektuhan din ang negosyo ni na Mercedes na nagbukas pa rin ng shop noong Sabado. Kasi sabi nila 6 to 6. Kaya nainis po yung mga tao, mga negosyante na katulad namin. Tapos mabagal pa yung trabaho, hindi makaapura, hindi mabilis ang trabaho. Magyang ilang netizens, hindi rin naiwasang magkomento sa insidente. Paliwanag ng pamunuan ng CENPELCO, nagkaroon ng aberya sa pag-aayos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Nagkaroon po ng konting technical problem doon sa may San Manuel kung saan nagkaroon ng activity. Estimate nila na isang oras na extension para i-fix kung yung naging technical glitch doon sa San Manuel substation po na inayos noong Sabado. Dagdag ng CENPELCO, bagamat sakop nilang apektadong bayan, ang NGCP ang may aktibidad sa pagsasaayos ng kanilang mismong pasilidad. Gayunpaman, humingi rin ng dispensa ang CENPELCO. Wala pang pahayag ang NGCP. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga kapuso, muling pinatunayan ni Julian San Jose ang kanyang galing sa all-out performances sa All Out Sundays kahapon. Kasabay nito ang official launch ng teaser ng Limitless, a musical trilogy, Heal. Mula sa matagumpay na part 1 ng musical trilogy na Brief, comes another must-see performance by Asia's Limitless star, Julie. Sa second leg ng musical trilogy, ipapakita ni Julie ang kanyang healing journey sa isang isla sa Visayas. Makakasama ni Julian si Raver Cruz at grand champion ng The Clash Season 3 na si Jessica Villarubin. Bumuhos ang suporta ng fans na mag-trend pa sa social media ang teaser video. Maaari nang bumili ng ticket sa www.gmanetwork.com/synergy. Breathe, heal, rise. Samahan na si Julian San Jose sa Limitless, a Musical Trilogy Part 2 sa November 20. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Bahay sa Mangaldan, Pangasinan, Nilooban. Naritong report. Nilooban ang isang bahay sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Nasa ibang bansang may-ari ng bahay, kaya wala nang nakatira roon. May caretaker umano pero hindi naglalagi sa bahay. Then, ayon sa report, may nagpalinis yata ng ilang araw. Then after that, na-discover na lamang na nabuksan yata o forcibly open yung pintuan. Sa bakanting loting ito, natagpuan itong mga appliances at mga kagamitan mula sa bahay. Hinalangan ng mga kaanak ng biktima, posible raw na dito na lamang inilagay ng mga kawatan itong mga appliances at iba pang kagamitan para mas madaling buhatin at kunin nga sa kanilang pag-alis. Na-recover din ang mga kagamitan, maliban sa baril umano ng may-ari ng bahay. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam ang kaanak ng mga biktima. May baril daw nawawala, pero hindi naman natin masabi kung totoo may baril doon. Ang nagpapatunay lang na may baril yung may-ari is yung kanyang firearms license. Nahuli kam ang pagnanakaw ng cellphone ng isang dalagita sa palengke sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang dalagitang patingin-tingin sa mga paninda at nagmamasid din sa mga taong dumaraan sa paligid. Nang makakuha ng tiyempo, mabilisan niyang dinampot ang cellphone at dali-daling umalis. Dumulog na sa pulisyang may-ari ng cellphone at sinusuri na rin ang CCTV footage para sa pagkakinanlan sa kawatan. Joan Punsoy, Balita Amianan. Misis sa magsinggal Ilocos Sur, sugatan matapos saksakin ng nakainom na mister. Tutukan sa report.
Nauwi sa pananaksak ang alita na mag-asawa sa barangay Makatkatod, Magsinggal, Ilocos Sur. Sa investigasyon, nagkainitan ang mag-asawang sina Michael at Maribeth Ilac na pareho umanong nakainom. Yung witness natin, nakita niya na narinig niya na nagsisigaw yung victim. And then, palabas ng bahay yung suspect kung saan may hawak siyang kutsilyo na duguan. Saksak sa tagiliran ng tinamo ng misis, sumuko sa pulisya ang mister. Nakuha sa kanya ang kutsilyong ginamit. Nung nag-follow up kami ng investigation, parang may selos yung lalaki. May mga instances na talagang nag-aaway sila at ang pinagpa-aaway nila, nagsiselos yung lalaki. Nagpapagaling sa ospital ang biktima habang naka-isolate ang suspect matapos magpositibo sa antigen test. Nakatakda ang pag-uusap ng mag-asawa. Kasama sa Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ilang mag-aaral na may comorbidity hindi makakasama sa limited face-to-face classes sa isang paaralan sa Pangasinan. Naritong report. Ilang araw bago ang pilot testing ng limited face-to-face classes, nakahanda na ang 10 mga paaralan sa Ilocos Region na napili para sa programa. Ayon sa Department of Education, 95% na sa lahat ng guro sa mga paaralan na magpapatupad ng limited face-to-face classes ay fully vaccinated na. Actually po ma'am, ang requirement lang po naman po rito ay per classroom ay isang teacher po doon yung maghahandle. Mm-mm. At yung maghahandle po doon sa classroom na yon ay dapat bakunado. Sa Pangasinan, natatangi ang Longos Elementary School na naaprubahan para sa face-to-face classes. Bukod sa limitadong bilang ng mga mag-aaral, nasa island barangay din ang paaralan. Wala rin kaso ng COVID-19 sa lugar. 6 lang ang silid-aralan, isang section lang din sa kada grade level mula sa kinder hanggang grade 5. Sumailalim na sa medical evaluation ang kabuuang 83 na mag-aaral. 80 lang ang makakasama sa pilot testing. 2 kasi sa mga mag-aaral may comorbidity, habang ang isa ay nakatira sa ibang barangay. Yung isa po ma'am is mahina po yung health resistance siya, so hindi namin pwedeng pilitin for the face-to-face. Tapos yung isa po, yun nga po yung kinder, may face-to-face pa po noon. Diretso po talaga na may sipon siya, hindi na po siya nawalan ng sipon. Tiniyak ang regular na pagtutok sa kalusugan ng mga mag-aaral. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Walk-in vaccination dinagsa ng mga residente sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Dinagsa ng mga residenteng nais magpabakuna ang walk-in vaccination sa Calasiao, Pangasinan. Ipinatupad ang walk-in vaccination dahil marami raw ang supply ng bakuna. Nakabantay ang mga otoridad para sa pagpapatupad ng health and safety protocols. Kasi po, para po na rin protection na rin po yung sa sarili po. Lalo na po, hindi po natin nakikita po yung COVID po na virus. Minsan, natatakot din ako. Kasi yung madaming namamatay na nga po. Kaya, ngayon sabi ng kaibigan ko sa Amerika, magpabakuna ka na. Kaya nga, o sige ka, kapatid yung kapatid ko. Sa ngayon, umabot na sa 60% ang mga nabakunahan sa bayan. Ang binigay sa amin ng DOH is up to the end of December, ang supposed to be na ma-reach natin yung 70% na first dose and 50% na fully vaccinated. Paalala ng otoridad na huwag nang maging mapili sa brand ng bakuna. Pinangunahan ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez ang ceremonial vaccination sa mga edad 12 to 17 years old sa Baguio City. Target ng mabakunahan ngayong buwan ang mahigit 200,000 na individual mula sa Cordillera na kabilang sa age bracket. Nagsimula na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 sa Abra. Ayon sa isang magulang, hindi sila nag-alinlangan na pabakunahan ng anak para magkaroon ng proteksyon kontra COVID-19. Sa tala ng Provincial Health Office, aabot na sa mahigit 60,000 ang fully vaccinated sa lalawigan. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Mga kapuso, nalusaw o nawala na ang binabantayang low pressure area na nasa bahagi ng isla ng Mindoro. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng bansa. Nakararanas ngayon ng monsoon break o pansamantalang pagkawala ng hanging amihan. Pero base sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng umiral muli ang hanging amihan sa mga susunod na oras, lalo sa extreme northern Luzon. Mataas naman ang alon sa baybayin ng Batanes, kaya delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat.
pusa na ayaw umalis sa tabi ng kabaong ng namatay na sanggol sa Pangasinan nag-viral sa social media. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Naantig ang puso ng ilang netizens sa ilang larawan ng isang pusa na tila nagluluksa sa tabi ng yumaong sanggol na kanyang amo sa barangay Makalong, Asinggan, Pangasinan. Karaniwan man daw na tawaging malas ang mga kulay itim na pusa, pero para kay Evelyn Romero, mapalad sila sa pusa na si Amorosa. Taliwas kasi sa mga pamahiin, ipinaramdam daw ni Amorosa ang pakikiramay sa pagkamatay ng kanilang anak na si Lucky Vien Romero na nasawi dahil sa dehydration. Nagsilbing bantay ng kanilang yumaong sanggol ang alagang pusa na si Amorosa. Nakahiga po siya sa tabi ng babaong ng baby ko. Tapos sabi ko, ay huwag ka dyan Amorosa kasi ano, baka makalmot mo yung ano ni Adin, sabi ko. Tapos kung ano, bumabalik pa rin siya, ma'am. Dagdag pa ni Evelyn na naging parte at itinuturing nilang miyembro ng kanilang pamilya sa Amorosa, kabilang din ang iba pang alagang aso at pusa. Ayon sa ilang animal expert, may kakayahang makaramdam ng kalungkutan ng isang alagang aso o pusa base sa nararamdaman ng kanyang amo. Kung ano yung mahal ng amo niya, kinoconsider din niya na mahal din niya. Especially lalo pag nakikita niya sa isang pamilya na yun, may anak, may asawa, may mga syempre kahit papano din. Nakikita niya yun. Paalala raw sa iba na huwag saktan ang mga alagang hayop dahil sila ay may damdamin din at nais ipadama ang kanilang kalungkutan at pagluluksa. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Isang tindahan sa San Juan, Ilocos Sur, tatlong beses na ninakawan ng kahakahang sigarilyo. Tutukan sa report. Hindi lang isa, kundi tatlong beses nilooban ang tindahan ni Lorna sa Barangay Kamanggaan, San Juan, Ilocos Sur. Napansin daw niyang wala na sa ayos ang mga paninda at nawawala ang tinatayang higit 16,000 pesos na halaga ng sigarilyo. Na-discover kong digisiglot DJ store, DJ tawa nga pagiyaw awatak ti lakok, haan nga usto DJ siglot nat ma'am. Ang suspect nila ay yung kanyang pamangkin. Ngayon, ang ginawa ng kapulisan, nagkandak ng follow-up, in-interview itong bata at doon niya inamin ang kanyang mga kasabwat. Minor de edad ang responsable sa pagnanakaw. Nasa kustudiya na siya ng DSWD. Pinaghahanap na ng pulisya ang tatlo pang kasabwat niya sa panloloob. Base sa kanyang kwento ay pinilit siya gawin iyon kasi siya kasi ang pinakabata sa grupo nila. Masakit ang madijari nami, siyempre, bilang mga anak, awan mo ti kurang, nagkurkurangan mga nang ibag pamagbaga kanya na. Base sa investigasyon, dalawang beses pang ginawa ang panloloob sa tindahan na naganap noong Setyembre. Magsasampa raw ng kaso ang may-ari ng tindahan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Patas na pagbibigay ng pwesto sa satellite market, hiling ng ilang negosyante sa Calasiao LGU. May ulat si Claire Lacanilaw. Sa nakatakdang pagbubukas ng satellite market sa Calasiao, Pangasinan, nais ng market division na maging maayos ang pagpwesto ng mga negosyante roon. Bukod sa hindi malilito ang mga mamimili, mas madali ring ipatupad ang health and safety protocols sa lugar. Kaya paplanuhan namin na gagawin namin by sectioning. Para sa ganun ay maging maganda no yung i-separate namin by grouping yung kung gulay-gulay, prutas-prutas, ukay-ukay, isda, karne at saka mga general merchandise. Pero hiling ng ilang negosyante na maging patas ang pagpili ng lokal na pamahalaan sa pagpwesto ng mga negosyante sa satellite market. Sana nga may tindihan nila na kahit hindi ako taga rito, is baka display ako dyan. Mm-mm. Kasi sa Marawi Switch, wala na akong babalikan doon eh. Di, para sa akin maganda. Pero yung lilipatan lang nila ang problema lang. Ng mga kwantyan. Kawawa naman yung mga yan eh. Di ba nagbibigay sila ng quiz? Ayon sa market division,
Prioridad nila ang mga negosyante na dati nang nakapwesto sa lugar pero dadaan pa sa screening. Ang priority namin dapat taga Kalasyaw kasi siyempre ang ating mga kababayan ang una natin tutulungan upang sa ganun ay kumita naman sila. Nakikipag-ugnayan na ang market division sa mga negosyante na nais makakuha ng pwesto sa satellite market. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Mga pumapasadang tsuper na hindi bakunado, hindi na papapasukin sa Baguio City simula November 10 ayon kay Mayor Magalong. Narito ang report. Naging mabagal ang daloy ng trapiko sa mga checkpoint papasok ng Baguio City, partikular sa boundary ng La Trinidad dahil sa information dissemination ng pulisya sa mga pampublikong sasakyan. We will now require only vaccinated jeepney and taxi drivers to enter the city of Baguio. Dapat vaccinated bago sila pwedeng magmaneho within Baguio. So yun po yung ginagawa ng mga kasama natin, sir, para at least aware yung mga drivers natin. Ang ilang drivers na hindi pa bakunado kontra COVID-19, pinapadiretso raw sa drive-thru vaccination. Sang-ayon daw dito ang ilang tsuper pero napilitan daw magpabakuna ang ilang taxi driver. Medyo okay pero dapat last month, dapat sinabi na nila, hindi yung agad-agad hanggang November 10 ang ano, ura-urada naman. Parang wala ka ng choice na paano, pumili na ano. Kailangan magpa-vaccine ka na talaga. Ayon pa sa alkalde, nasa 90% ng mga driver sa lungsod ang bakunado na at prioridad nila na mabakunahan ang mga driver na mula sa Karatig Bayan na pumapasok sa lungsod. Sa ngayon, nasa 70% ang passenger capacity sa mga jeep at 50% naman sa mga bus, taxi at pampasaherong van. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ilang bulubunduking lugar sa Pampanga na nanatiling COVID-19 free. Narito ang report. Araw-araw kumakayod ang 60-anyos na si Mang Bert mula sa barangay na Buklod, Florida Blanca. Matindi raw ang epekto ng pandemya sa kanilang kabuhayan. Kahit malayo sa bayan at limitado lang ang mga gamit na pangontra sa COVID-19, sinisikap pa rin ni Mang Bert na protektahan ang pamilya mula sa sakit. Para hindi maawaan ng COVID, mag-ingat. Ang ginagawa namin po sa itong COVID na ito, sabi ko sa mga pamilya ko, huwag kayong lumalabas. Dahil ala tayong ismas, dito na lang po sa bahay, kako. Pero wala raw dapat ipangamba si Mang Bert at iba pa niyang kasamahan sa komunidad dahil nananatiling ligtas at COVID-free ang upland area mula sa virus. Kahit wala akong COVID dito, nag-iingat po kami, ma'am. Palagi po kami nag-iingat. Pag may ibang dumadating, iniwasan po namin pag ano po, nagsusuot po kami ng face mask kasi hindi po namin alam kung saan po sila galing. Unti-unti na raw dumarami ang mga AITA na nais magpabakuna. Sa tala ng Rural Health Unit, nasa mahigit 260 na AITA ang nabakunahan mula sa nasabing barangay. Joan Punsoy, Balita Amianan. Good news mga kapuso, narito ang ilang lucky winners ng GMA Kapuso Bigay Premyo sa Pasko. Kabilang sa mga week 1 winners ng 1,000 pesos, sina Jensa Oriel at Louis J. Torrio ng Pangasinan, Kevin Andrew Garcia at Lisa Sembrano ng Pampanga. Mag-uwi naman ng 10,000 pesos Pasko Buhayan Cash Package si Merlinda Tuvera ng Pangasinan, habang 100,000 pesos Grand Aguinaldo Cash Package naman ang napanalunan ni Christopher Weber ng Cagayan. May chance pa kayong manalo ng house and lot at cash prizes dahil hanggang sa December 17 ang official sending ng entries. Mag-ingat sa fake news or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa facebook.com/GMAPromos para sa official details at announcements. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 47 days na lang, Pasko na!
At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Joanne Punsoy. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.